Senator Bato de la Rosa, mga kapatid, nag-aapoy ngayon, mga tol, at balak daw, no, kumprontahin ni Senator de la Rosa, ni Senator Bato, na si Laguna Representative Dan Fernandez, mga tol. Kaugnay yan, mga tol, no, sa umano'y pamemersonal daw ni Kong Dan Fernandez na banggitin niya, no, banggitin ng kongresista sa Quadcom ang anak ni Senator Bato, mga kapatid. Kaya eto ngayon, si Senator Bato is gustong kumprontahin yan si Representative Dan Fernandez, mga tol, no. Panoorin natin tong mga balitang to, mga kapatid, mula to sa UNTV. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Na natin patagalin pa, panoorin na natin, mga tol. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Mm-hmm. Harapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Ngayon kasi talaga pinupush eh, no? Yung investigasyon dito sa nangyari nga daw umanong pag-abuso, no, dito sa war on drugs ni dating President Duterte. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mm-hmm. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Tanong dapat lang, itanong-tanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat-lahat ng mga doubts nila. Mm-hmm. Kumpiyansa rin si Senator Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Mm-hmm. Physical rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Yun nga, no? So, attend din pala ang dating president, no, dito sa hearing na to. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Ayun lang, ayun, no? Sabi rito, medyo nag-aalanganin na daw, no? Medyo nag-aalanganin na daw, pero better to just wait for Monday para actual natin malaman kung nandoon ba o wala. Ito sa darating na Lunes, mga tol. No? Ang dating Pangulong Duterte nga ba ay a-attend at sasagutin, mga tol, kung ano man ang mga magiging tanong sa kanya o hindi. Abangan natin yan sa Monday. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, ang sabi daw ni President Duterte, a-attend siya kahit sino pa mag-preside dyan. Pero ang sabi naman ni Senator Aquilino Pimentel, medyo nag-aalanganin na daw, mga tol. Ting Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Mm-hmm. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Yan na nga. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. Ooh. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Talaga, no? Pag nasa mundo ka ng politika, no? Damay-damay talaga lahat-lahat. Pero, mga tol, Siyempre, bilang tao, bilang tatay, mga tol, masasaktan ka naman talaga pag nadamay anak mo, mga tol. Pero kung nasa politika rin o nasa mundo ng politika ang kanyang anak, mga tol, hindi malabong madamay din talaga, mga tol, no? Kahit naman siguro, halimbawa, mayor ka, yung anak mo is nasa mababang uri pa ng, alam mo, nasa barangay politika pa rin,
Madadamay at madadamay, di ba? Maliban na lang kung estudyante yan, walang kinalaman sa mundong yan. Eh, malamang pag yun ay naidamay, eh, mas masakit pala yun, di ba? But please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwasa niya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po akong sinabing babysitter, yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Mm-hmm. Siya ang nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, no, to a certain personality. Wala akong sinasabing nagbe-babysit. And coming from an official like him, no, na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Mm-hmm. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time. And saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga, parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate. Coming. Kumbaga yung anak ni Senator Roberto De La Rosa ay binabantayan, no, ng mga kapulisan ng mga panahon na yon. At kung ano man yung issue din, mga kapatid, eh, sana naman wag nang lumalapa, no? Nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng Jaguar sa Lunes, October 28, sa ganap na alas 10 ng umaga. Mapapanood rin ito ng live mula sa social media channel ng UNTV News and Rescue. At ito ngayon ang ating mga aabangan, mga kapatid, kung ano ang mga madidiskubre, ano ang mga lalabas. Katotohanan ba? Kasinungalingan ba? Pangdidiin ba? O talagang, alam mo yon, di ba? Kasi ito, mga kapatid, maraming sumisigaw ng hustisya sa mga kamag-anak nila, tatay, kapatid, anak, diba, na nadamay, naging biktima daw mga tol ng tukhang nung panahon ni President Duterte, na mabait naman daw, hindi involved sa kahit na anong droga na ganyan, nadamay lang, napagbintangan dahil nga sa reward system. Alam mo, ang daming lumalabas na issue na mga yon, mga tol. Though maraming nagsasabit, maraming nagkiklaim, isa na rin tayo doon, no, na talaga namang no mga panahon na yon, ang madalas nating nababalitaan sa telebisyon, sa social media, di ba, ang mga naitutumba doon, mga tol, is yung mga ano, may record na talaga. Hindi bago, ha? May record na talaga. Matagal na silang problema ng lipunan, ganyan-ganyan, matagal na silang minamanmanan ng kapulisan. Pero nung nagsimula yung drug war ni President Duterte, ayun na. Doon na natapos yung maliligayang araw nila, mga tol. Diba? Lahat yan, nasa ano yan? Lahat yan, nasa labas yan. Ibig sabihin, nasa labas, nasa laya, no? Pero kasabay nun, mga tol, eh, may mga nabalitaan din naman tayo na sabi na damay lang, diba? Na napagkamalan lang o kaya ay talagang tinaniman. Well, hindi natin mapapatunayan lahat ng mga yan, mga tol, dahil bahala na ang hustisya sa mga bagay na ganyan. No, pero yan ang ating aabangan sa mga susunod na panahon dito nga sa gagawing hearing na to. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang to, mga tol, no? Ito ba ay dapat na talagang tutukan pa ng gobyerno? Kasi kung tutusin, mga tol, tapos na to, ha? Tapos na to. Pero syempre, kung gusto nilang habulin at mapapanagot kung talagang may mga nagkasala at involved na mga nagkasala sa batas, mga tol, eh, kailangan naman talaga nilang papanagutin. Pero marami tayong national issues, mga problema sa ngayon na kailangan nating harapin, no, para maiwasan yung mas malala pang magiging problema sa hinaharap. Ano sa tingin ninyo? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.